Alam mo yung lakad na on the way na kayo sa pupuntahan nyo, tapos biglaan, habang nasa biyahe, magkakayayaan sa mas malayong destinasyon. Ganyan nangyari sa amin. So, from Bulacan, full trip lang sa Angeles, Pampanga, sa diyan namin. Pero habang nasa NLEX, nagkayayaan, biglang umakyat ng Baguio. At ayun na nga, napadpad agad sa SM Baguio. Ito na, mga nautusan lang bumili ng suka. Kaya lang malamig yung tindahan. SM Baguio. Post-post lang kahit nilalamig na yung mga yan. Yung huling punta namin ng Baguio, nag-dine-in kami dito sa mini shabu-shabu. At dahil satisfied kami last time sa food at reasonable naman yung price, kami ay nagbabalik. Tamang-tama yung mainit na soup dahil nanginginig na yung mga kalamnan namin sa lamig. Ito na, nagutom na sa pictorial kaya kain naman. Ano yung mga meat na nakuha natin? Anong meat to? US short plate ba to? Tenderloin. Ah, ito yung tenderloin. Tapos ito yung... Ito yung US short plate. Parang sa sanggib lang na. Tapos yun, pork. Yes. Tapos di ba magkaiba tayo ng broth? Ito yung original. Chicken lang daw di ba? Original na chicken broth. Tapos yun. Sukiyaki. Matamis. Yeah. Oh. Nagpababa muna kami ng kinain kaya naisipang maglibot sa Baguio Night Market. I've been here numerous times at maliban sa pagkain, never pa akong nakabili ng kahit anong item dito. Pero kung lilibutin mo talaga yung area ng night market, madaming magagandang goods, items, and especially clothes. Gaya ng kasama namin na si Rafi, naka-score siya ng quality coat for 500 pesos only. Nakasigurado ka ba, Rafi? Baka galing sa lama yan. We wanted to try a few street food pero sogbo na lahat kaya log 2 na kami. Dito kami nagstay sa Altea Sofia Transient House and we paid only 2,400 pesos for the whole transient house na 5-minute drive lang to Burnham Park. We had a quick visit sa Lourdes Grotto then headed to Igorot Stone Kingdom. Just like any tourist spot sa Baguio, pahirapan ang parking space. Medyo gutom na kami kaya nag-breakfast muna kami sa harap ng Igorot Stone Kingdom. May refill sa baba, pares? Ayos. Yan, tikman natin pares nila ate. Coke? Sige, Coke. ₱100 ang entrance for adults to enter the Stone Kingdom. Pero for seniors, PWD, kids age 4 to 12, ₱80 lang. And for kids 3 and below, libre sila. Sulit ba ang ₱100 na entrance? Tignan natin. As expected, dagsa ang tao. Just like any tourist destination sa Baguio. Sa main entrance pa lang, may pila na agad for picture taking. Inside, may mga small stalls for henna tattoo and some selling different items. Merong wishing well na walang tubig at malalim, kaya siguradong walang makakakupit ng barya. The place is actually huge, and they still are renovating and completing construction on some parts. Ang daming totem at statues, big and small, all over the place. At sa lahat ng sulok ng Igorot Stone Kingdom are people taking pictures. Dahil yun naman talaga ang main activity dito.
may two sides ng Igorot Stone Kingdom na pwedeng panikin. Yung isa is mainly for sightseeing. And yung kabila naman ay may cafe or canteen sa taas. One advice is, if you're not active enough or medyo matanda na, dahan-dahanin lang ang pag-akyat dahil medyo mataas talaga yung both sides ng Stone Kingdom. Hindi naman naalis yan, kaya take your time. Ang tanong, sulit ba yung 100 pesos na entrance? I would say pwede na just for the view alone. Especially pag nasa tuktok ka ng Igorot Stone Kingdom. Pero sa mga mahilig sa picture taking, siguradong sulit na sulit to. Top off our biglaan trip and a meal bago ang mahabang biyahe, we dine in sa Cafe by the Ruins, which is isang sikat na cafe sa Baguio in between Baguio City Hall and Bornholm Park. As advertised sa kanilang page, they use local and natural ingredients and it's a good place to go para sa mga vegetarian. That's it. Another Baguio trip. At balik paglilinis na naman ng pupo at ihi. Stoy, dito kayo. Tara na kayo. Smurf. Iya. Tara na.